May isang bata na natutulog, kapag nagising siya palagi siyang nagdadasal, pagkatapos kinuha niya ang kanyang cellphone at nanood ng movie na kagaya nito magsalita. May pangit na hitsura ngunit ganap na magkakasya sa track. Ang track na pinasok nito ay naging isang high-tech na martial art na hindi matatalo ng sinuman. Ang pagmamay-ari ng track na ito ay isang pangarap para sa bawat tao. Wala nang maliit na usapan. Sama-sama nating panoorin ang pantasyang pelikulang ito, Monster Trucks. Sa isang liblib at may mangga na nayon, may isang kumpanya na nagsasamantala sa langis. Isang hindi inaasahang insidente ang nangyari sa kalagitnaan. Tatlong halimaw na mukhang mga mutant octopus ay biglang sumulpot mula sa maliit na tubo. Labis na magulo ang eksena. Nag-aalala ang direktor ng kumpanya ng langis na si Reese. Kapag alam ng nauugnay na awtoridad na ang isang bagong species ay natagpuan sa ilalim ng lupa, tiyak, hindi nila papayagan ang pagsasamantala sa langis. Sa makatuwid, upang maprotektahan ang kanyang sariling mga benepisyo, nagpa siya si Reese na ilihim ito. Gayun din, ipinadala niya ang kanyang nasasakupan, Burke, pumunta upang makuha ang mga halimaw. Gayunpaman, sa huli, nahuli lamang niya ang dalawa sa mga halimaw. Ang isa naman ay pinalad na magtago sa isang inabandunang truck. Si Trip ay isang ordinaryong mag-aaral sa high school. Palagi niyang nais na pagmamay-ari. Isang truck. At ang pagtatrabaho sa scrapyard ng sasakyan ay nagdala sa kanya ng benepisyong ito. Isang araw, nagdala ang may-ari ng scrapyard ng isang dump truck doon. Ang truck na ito ang sumakay sa halimaw. Nang gabing iyon, gumamit si Trip ng ilang bahagi na kinuha mula sa mga itinapon na sasakyan, at itinakip ito sa isang kumpletong truck. Kinaumagahan, biglang nangyari ang scrapyard sa maraming kakaibang bagay. Ang mga tangke ng gasolina ng mga kotse ay nabutas lahat. Kinagabihan, habang inaayos ni Trip ang truck, may bigla siyang narinig sa labas. Maingat na binuksan ni Trip ang pintuan upang suriin ito, at nalaman ng isang halimaw. Natakot si Trip at tumakbo palayo. Sa wakas ay matagumpay niyang natrap ang halimaw sa silo. Pagkatapos nito, mabilis na tumawag si Trip sa pulisya. Gayunpaman, nang dumating ang pulisya, walang halimaw sa silo. Karaniwan na hindi inaasahan ng Trip na ang monster ay nakapagtakas. Upang patunayan na hindi siya nagsinungaling, nagpa siya si Trip na mag-setup ng isang bitag upang mahuli ang halimaw. Nalaman niya na tila gusto ng halimaw ang inuming langis. Sa makatuwid, inilagay niya ang isang tangke ng langis sa truck ng basura. Tulad ng inaasahan, ang halimaw ay mabilis na lumitaw. Hawak nito ang tank ng langis at ininom ito. Hindi nagtagal, nolasing ito. Sinamantala ni Trip ang pagkakataong makalapit. Gayunpaman, ginulat niya ang halimaw. Natakot si Trip ang, at pabaya na ibinagsak ang truck na remote control. Hindi sinasadyang sinimulan ang truck. Sa oras na iyon, ang halimaw ay nakahiga pa rin sa truck ng basura. Ngunit sa sobrang pag-inom ay hindi ito namalayan. At karaniwang hindi makagalaw. Hindi makatiis ni Trip na makita ang halimaw na durog hanggang sa mamatay. Kaya't agad siyang sumugod upang tulungan ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsusumikap, sa wakas, nagawa niyang mailabas ang halimaw. May kamalayan ang halimaw na naisave ito ng Trip, at nagpahayag ng pasasalamat kay Trip. Sa sandaling iyon, hindi natakot si Trip sa halimaw. Ngayon na, dumating ang mga nasasakupan ni Reese sa scrapyard upang hanapin ang halimaw. Sa kabutihang palad, ang halimaw ay sumakay sa truck ni Trip, kaya hindi ito nahanap ni Burke. Kapag iniisip ni Trip ang paraan upang mailabas ang halimaw, ang kanyang kamag-aral na si Meredith ay bigla siyang hinanap. Upang maprotektahan ang halimaw, kailangang ilagay ni Trip si Meredith sa truck. Pagkatapos nito, isang himala ang nangyari. Ang truck na ito na walang engine, maaaring tumakbo tulad ng paglipad sa kalsada sa ilalim ng kontrol ng halimaw. Pagkatapos ay matagumpay na nakatakas mula sa paghabol ni Burke. Susunod, hinayaan ni Meredith si Trip na manatili sa kabayo ng kanyang pamilya.
Nang maglaon, nalaman ni Trip na mayroong isang espesyal na uri ng cilia sa tentacles ng halimaw na maaaring makabuo ng langis na si Reese. Kapag alam ng nauugnay na awtoridad na ang isang bagong species ay natagpuan sa ilalim ng lupa, tiyak, hindi nila papayagan ang pagsasamantala sa langis. Sa makatuwid, upang maprotektahan ang kanyang sariling mga benepisyo, nagpa siya si Reese na ilihim ito. Gayun din, ipinadala niya ang kanyang nasasakupan, Burke, pumunta upang makuha ang mga halimaw. Gayunpaman, sa huli, nahuli lamang niya ang dalawa sa mga halimaw. Ang isa naman ay pinalad na magtago sa isang inabandunang truck. Si Trip ay isang ordinaryong mag-aaral sa high school. Palagi niyang nais na pagmamay-ari. Isang truck. At ang pagtatrabaho sa scrapyard ng sasakyan ay nagdala sa kanya ng benepisyong ito. Isang araw, nagdala ang may-ari ng scrapyard ng isang dump truck doon. Ang truck na ito ang sumakay sa halimaw. Nang gabing iyon, gumamit si Trip ng ilang bahagi na kinuha mula sa mga itinapon na sasakyan at itinakip ito sa isang kumpletong truck. Kinaumagahan, biglang nangyari ang scrapyard sa maraming kakaibang bagay. Ang mga tangke ng gasolina ng mga kotse ay nabutas lahat. Kinagabihan, habang inaayos ni Trip ang truck, may bigla siyang narinig sa labas. Maingat na binuksan ni Trip ang pintuan upang suriin ito at nalaman ng isang halimaw. Natakot si Trip at tumakbo palayo. Sa wakas ay matagumpay niyang natrap ang halimaw sa silong. Pagkatapos nito, mabilis na tumawag si Trip sa pulisya. Gayunpaman, nang dumating ang pulisya,